بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ngayon, tayo ngayon ay nasa 13 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang paksa ng aking tatalakayin ngayon sa inyong lahat, mga kapatid, ito po ay patungkol sa kahigtan. Kahigtan sa kahigtan ng pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Ang umrah ay pagbisita o pagsadya sa banal na lugar sa Makkah. At ito ay may natatanging ritual. At ito ay may natatanging ritual alinsunod sa mga pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Una ay ang pagsuot ng puting tapis at puting balabal. At pangalawa ay ang pagpunta sa Miqat. Pagpunta sa Miqat, himpilan ng mga nagsasagawa ng umrah o nagsasagawa ng hajj, at dito bibigkasin ang tinatawag na ihram sa pamamagitan ng pagbigkas. So, labbaik Allahumma umratan, na ibig sabihin, O Allah, bilang pagtugon sa inyong panawagan, kami po ay nagsasagawa ng umrah. At pangatlo ay ang pag-ikot sa Kaaba ng 7 beses. Pag-ikot sa Kaaba ng 7 beses at susundin ng pagsagawa ng sala sa likuran ng Maqamu Ibrahim. At ang pang-apat ay ang pagsasagawa ng As-Sa'i, ang pag-ikot sa pagitan ng Safa at saka Marwa. At ang panglima ay ang paggupit ng buhok. At dito magtatapos ang gawain ng umrah. Ang umrah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay inobliga sa atin. Ito po ay inobliga sa lahat ng mga Muslim na may kakayahan. Inobliga ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim na may kakayahan sa isang beses sa tanang buhay. Isang beses sa tanang buhay. At ang umrah, ito po ay pwede isagawa ito ng anumang panahon. Isagawa ito ng anumang panahon o anumang oras. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay encouragement sa atin lahat, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng umrah, ang pagsasagawa ng pagitan ng dalawang umrah, magkasunod-sunod na umrah, ay ang kapatawaran. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyani adh-dhunub wal faqr kama yanfiya al-qayru khabath al-hadith. Ayon sa malapit na kahulugan ng hadith na ito, hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subaybayan ninyo ang pagitan ng hajj at ang umrah, tunay na ito ay makawala ng hirap at dhunub, at ang makawala siya ng hirap at kasalanan, tulad ng pag-ihip ng dumi mula sa bakal.
So, ang hadith na ito, ito ay ilan sa mga hadith na kung saan ay ang pagsasagaw ng umrah ay isa sa mga dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lalong-lalo na kapag ito ay isa sa gawa sa buwan ng Ramadan. Alam natin, ang pagsagawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan na tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay tutumbasan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pitong daan at higit pa rito. Tutumbasan ang isang kabutihan, tutumbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 at higit pa rito. So kaya naman, kung tayo pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan financially, physically, mentally, ay huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong magdalawang isip na sapagkat ito na yung dakilang malaking pagkakataon upang mabisita natin ang banal na lugar. Kaya naman, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa kahigtaan o kadakilaan sa pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwaya hajjatun ma'i. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan ay katumbas ng hajj. At ayon sa ibang salaysay, ay katumbas ito ng hajj na makakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa paliwanag ni Imam Nawawi rahimahullah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan, ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan ay katumbas ito ng gantimpala sa pagsasagawa ng hajj. Ngunit hindi ito lahat ng gawain ng hajj. Sa katunayan, kapag siya ay nakapagsagawa ng hajj at nagsasagawa siya ng umrah sa buwan ng Ramadan, tunay na ay hindi pa rin mapapantayan ang kanyang hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay bilang paalala sa aking sarili at sa inyong lahat na tunay na ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan ay pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.